Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Mark Myron Hoson, ang inyong leader sa 10-Minute Prayer Devotion. Kamusta po kayo lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at sana po masaya kayo ngayong umaga. Manalangin muna po tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito at tulungan niyo po kaming mag-aral at maunawaan po namin ang mga aral na makikita po namin sa aklat ng Mark at kayo po ang magpalago sa aming puso ng pagkaalam sa iyong salita ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, at ang atin pong devotion ngayon ay bibigyan po natin ng pamagat na Panginoong Hesus, tunay na dakila. At kukunin po natin ang aral sa aklat ng Mark chapter 9 verses 33 to 37. Sabi po sa verse 33, dumating siya sa Kapernaum. Nang siya ay nasa bahay, tinanong niya sila, "Ano ang pinagtatalunan ninyo habang kayo ay nasa daan?" Ngunit sila ay tumahimik sapagkat ang kanilang pinagtatalunan habang nasa daan ay kung sino ang pinakadakila sa kanila. Umupo siya at tinawag ang 12 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Kung ang sino man ay nagnanais maging una ay mahuhuli sa lahat at magiging tagapaglingkod ng lahat." 36. Kinuha niya ang isang maliit na bata, dinala sa kalagitnaan nila at kinalong niya ito. Sinabi niya sa kanila, "Sino mang tumanggap sa maliit na batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako tinanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Muli ang pamagat ng ating devotion ngayong umaga, Panginoong Hesus, tunay na dakila. Nung ako po ay nag-aaral pa sa kolehiyo, meron pong naituro sa aming konsepto ang aming guro na pinamagatang survival of the fittest. Ito po yung konsepto na kung saan kailangan mong makipaglaban, kailangan mong makipaghamok upang mapatunayan mo sa iba na ikaw ay mahusay at may sobrang galing. Ang background po ng Mark chapter 9 verses 33 to 37, nag-aaway-away po ang mga disipulo at nag-aanuan sila kung sino sa kanila ang pinakamagaling sa lahat. At narinig po ito ng Panginoong Hesus at sila ay tinuruan ng Panginoon. Tingnan po natin ang mga aral na natutunan po ng mga disipulo ng Panginoong Hesus sa tagpong iyon na makatutulong po sa atin ngayong umaga. Una po sa lahat, sino nga ba ang tunay na dakila sa mata ng Panginoong Hesus? Tuklasin po natin ito. Una, ang tunay na dakila ay merong puso ng kapakumbabaan at hangaring paglingkuran ang iba. Sabi po ng Mark 9:35, umupo siya at tinawag ang 12 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Kung ang sino man ay nagnanais maging una ay mahuhuli sa lahat at maging tagapaglingkod ng lahat." Dito po makikita natin ang sinasabi po ng Panginoong Hesus ay kung nais daw po natin na maging una o pinakamahusay sa lahat, dapat po bigyang pansin o naisin natin na maging mapagkumbaba po sa harap ng iba. Nais po ng Panginoong Diyos na tayo pong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas sa biyaya po niya ay magkaroon ng isang puso na may simpleng pananampalataya na kailangang paglingkuran ang ibang taong nasa paligid po natin. Ikalawa, ang tunay na dakila ay merong puso na handang pahalagahan ang bawat tao na nasa ating paligid. Mark 9:37, sino mang tumanggap sa maliit na batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap.
Sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Nais po ng Panginoon na turuan po ang kanyang mga disipulo na pahalagahan ang bawat tao sa kanilang paligid. At gayon din naman po ang nais ituro ng Panginoon sa akin. Si Jesus ay isang napaka-compassionate na Diyos pagdating po sa mga tao na nakapaligid sa kanya. At sa tagpong ito ay ginamit niya ang isang maliit na bata para ituro sa kanyang mga disipulo ang pagkakaroon ng pagpapahalaga o ang pagbibigay ng halaga sa iba. Dito po natin makikita na si Jesus ay mas binigyang tuon at pansin ang mga simpleng tao na nasa paligid po natin. Huwag po nating kalimutan ang mga taong ito dahil kung tayo ay minahal po ng Panginoong Diyos, sila din po ay minahal ng Panginoong Diyos. Ikatlo pong aral na makikita po natin dito. Ang tunay na dakila ay pagkakaroon ng pusong hindi naghahangad na maging dakila. Sabi po ng aklat ng Lucas chapter 9 verse number 48, at sinabi sa kanila, sino man ang tatanggap sa batang ito ay sa aking pangalan ay tinanggap ko, at sino man ang tatanggap sa akin ay tinanggap siya nang nagsugo sa akin, sapagkat siya na pinakamababa sa gitna ninyong lahat ay siya rin ang magiging dakila. Ano po ang aral na makukuha po natin dito? Kung meron pong dakila, wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. At ang tunay na dakila ay ang Panginoong Hesus na nasa puso ng isang tao sa biyaya na makilala siya bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Alam po ninyo, ito ay isang napagandang aral ngayong umaga. Marami pong tao ngayon na nakadao pang palad natin kahit saan. Mga simpleng taong nangangailangan din po ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Mga simpleng taong nangailangan ng simpleng pagkamusta, pagngiti, pagbati, pagtulong, at panalangin at salita ng Panginoon. Magdalangin ko po na sana makita ng iba sa ating puso ang tunay na Hesus na nagliligtas ng isang kaluluwa mula sa pamakan at nabago at nababago sa biyaya. Hindi po survival of the fittest ang dahilan para maging dakila, kundi si Hesus lamang. Si Hesus lamang ang tanging dakila. Manalangin po tayo. O Amang Banal, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Tinuruan niyo po kami ngayong umaga na ang tunay na kadakilaan ay hindi namin kayang abutin, hindi namin kayang pantayan, dahil kami lamang po, Lord, ay naligtas sa biyaya. Amang Banal, ikaw po ang magturo ng patuloy sa amin ng mga bagay na dapat po namin matutunan. At tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin sa gagawin po pakiusap ng mga bagay ngayong araw. Maging matagumpay po ito sa iyong biyaya. Salamat po ng marami. Pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyo.